Good morning po. Ngayong umaga po ay ipapakita ko sa inyo ang aking pamamaraan ng pagtatanim ng dragon plants. Okay? So, ito po yung mga materials na ginamit ko. Meron akong loam soil. Ito po ay pinaglahok-lahok na coco peat, carbonized rice hull, loam soil, tsaka may mga kaunti na rin siyang mga organic materials tulad po ng mga chicken manure. Then, bumili din po ako ng vermicast. Ayan. So, ito naman yung bukod na coco manure. Then, ito namang lupang ito, pinuha ko sa kabilang ilog since malapit lang ang aming bahay din sa kabilang ilog. So, doon na lang kami kumukuha ng lupa. So, by the way nga pala guys, ito na yung mga pinaggagawa ko. Nag-plant ako ng mga dragon plant. So, nilagay ko siya dito para mas madali ko siyang maaalagaan kung mapansin ko na merong may nabubulok o may nasisira, mare-remedyo ako agad. Tsaka mas madali ang mag-spray. Dahil doon, sama-sama sila. Minsan yung naiilaliman, hindi ko nakikita, nabubulok na siya. Guys, yung ilalim niya, malambot na. So, hindi ko agad ma-check. So, ngayon, ang gagawin ko, itatransplant ko siya doon sa pool. So, laga yan. Okay? So, start na tayo. So, ito na nga pala yung mga una kong nailagay. So, hindi ko na-video ito kanina. Ngayon lang. So, ito kahapon. Hindi ko napakita ko paano. So, ganito lang po kadali ang pag-mix. So, kumuha ko ng ito po. Galing po ito sa kabilang ilog. Yan. Ano yung lupa yan? Matabang lupa yan? Buhag-hag po ito. Matabang lupa yan. Yan. Kasi natin. Yan. So, maganda po ito sa kabilang ilog. Kinuha, medyo sandy na siya. So, hindi na kailangan lagyan ng buhangin. Buhag-hag na siya. Then, lalakuan ko po siya ng loam soil. So, katulad sinabi ko, kompleto na siya. May carbonized rice hull, may coco peat, loam soil. Yan. Naganda na yan. Ano? Buong-buo na. Nakita yung mga pinaglahok-lahok. Yan. Then, lalahokan ko rin po siya ng vermicast. Pinili ko din po ito, guys. Ano, itim na itim. Maganda. Yan. So, konti lang. Ayan, nakasip ka lahat eh. Then, saka ko siya mix. Imi-mix. Maliit lang ang aking haluan, guys. Pero kung may timba kayong mas malaki, mas maganda, mahahalo niyo talaga ng halong-halo. Namimix niyo. Yan. So, ganito lang po. Medyo mahirap siya. Haluan niyo nasa ilalim. Yan, guys. So, ngayon, ilalagay na natin siya dito sa container. So, sukat po nito ay 4x7. So, pero kung mas malaki, okay din. Yan lang, hindi ko na nalakay. Mas dadami ang lupa ilalagay. Pwede naman siguro na dito. Papaugatan lang natin. Papaugatan lang naman siya. Habang hindi pa nakahang ready yung lupa. So, mayroon na kami guys, mga prepare na goma, yun. At saka mga gulong. Yan. Binili namin. Yan guys. Para siksik siya, medyo yan, alog-alog ninyo. Yan. Pupunuin natin siya para mas firm ang lalagyan.
So, ano, kukuha tayo ng dragon fruit. Cuttings. Cuttings. Pipili tayo doon sa mga nakasandal sa pader. So, guys, ito na po yung mga prepared cuttings. Yan. So, pipili tayo dito ng medyo meron ng kaunting ugat. Dito sa likod. Yan. So, dito kasi minsan nakikita ko nabulok na siya. Hindi ko agad na pansin. Ayun guys, meron na siyang kaunting ugat. Ugat na siya. So, bali mga 2 weeks pa lang ito. Pwede na rin siya i-transplant. So, pipili tayo mas... Oh. Yan, meron na rin siya guys. Yan, yung puting yun. Yung ugat niya. Pwede na natin siyang kainin. Meron daw kasing bagyong darating. Isa pa. Diyan ba na doon? Yan, kitang-kita ng ugat. Yun. Yan. Success. Pag ganito, madali na natin siyang magubuhay. Yan guys. Let's go. Guys. So, ilulubog lang natin. Yan. Kasi medyo siksikin natin para hindi magalaw. So, mapapansin nyo, malaki pang space. Kaya kailangan talaga siksik. Kasi pagka may, ano, may space pa, gagalaw ang halaman. Ang cuttings. Mas maganda. Yan. Pwede naman natin dagdagan. So, in addition, ilalagyan ko rin siya ng ilalagyan ko na rin siya ng uling. Maganda na ito, guys. Kasi ang cactus, gusto niya ng mga... Para kasi pwedeng ano siya, para rin siyang carbonized rice hull. So, pwede nating gamitin ang uling natin. Ayan. So, okay na. So, guys, ito na. Finish product. Ang pamamaraan ng pagtatanim o pagtatanim ng dragon fruit sa plastic. Transplant. So, yan. Lagyan na natin siya dito. Guys, yan o. Oh, haba ng ugat. So, buhay na siya pag ganito, guys. Madali na siya pa. Okay. Hindi natin na kaunting. Saka natin siksikin. Then, so, may space ulit siya. Ganito lang kasi simple, guys. Follow the procedure. Ang aking cameraman pa nga po pala, yung aking husband. Hello. Good morning. Gagawa din daw siya ng vlog soon. Pag-ready ng dragon plant. So, yan guys. Then, lagyan natin ng uling. Uling. So, yung uling, binigyan namin. Pagluluto. Ito, hindi naman nagagamit. So, gamitin ko na muna dito. Yan.
So hindi ko na siya dinili kasi sabi may bagyo daw, eh baka umulan. So wait natin hanggang hapon. Ito, kita niyo yung ugat niya. Laki na, no? Buhay na yan. Buhay na. Hindi na siya na bulok. Ang dragon fruit niya pala, 6 to 8 months pag matured. Namumunga na siya. Kaunti-kaunti. Gamit pa niya. Pasensya na guys. Babago pala ang nagsisimula. Okay lang yan. Hindi pa kasi napapatalim ito talaga sa lupang dapat pagtaniman. Hindi na nagamit pa ang lupa. So ito nga pala sa mga next year na namin mailipat sa poste. Nire-ready lang namin siya. Kasi ngayon ka bumili ng cuttings kasi pag nag-tap, medyo mura-mura pa pagdating ng mga January, February, mahal na po uli ang cuttings. Tsaka hindi ka agad basta makakamili. Makakabili kasi fruiting season na. Fruiting season na uli ng dragon plant. So, in umagap na kami. Bumili na kami habang ano pa siya. So, ito talaga ang tamang buwan ng pagtatanim. Ha-harvest lang. So, lagyan natin ang uling. So, ganito lang guys. So, lagyan natin dito. Tatlo. Ayan na. And last one. Yan guys, meron na rin siyang isa. Agad na rin siya. By the way guys, kailangan matured ang cuttings ninyo para sigurado. Kasi pag hindi matured, mababa ang chansang mabuhay. Bakit mas mami? Maganda lalo yung ang itatanim ng cuttings, yung pinagbungahan. Siguradong matured. Siguradong matured yun. Dahil pagka mura ang cuttings nyo, dahil nasubukan ko na nagtanim ako, walang nangyari. Tutuyo. Hindi natuyo siya, na nabulok. Bulok. So, kailangan yung cambium. Cambium. Yun ay matured, matigas na. Cambium. Pag malambot pa, mura pa yun. Mas maganda meron kayong guwantes kasi may mga tinip ang dragon plant, hindi maiiwasan magkasugat ka. Matinip kayo. Ano yung lagay na yan? Guwantes? Kumpo. Ito ang lumusod. Pinaglahok-lahok na siya. Then, lagi ulit natin na. Okay. So yun guys, ito yung aking mga, marami pa akong itatanim pero hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Hanggang dito na lang muna po. And then update ko kayo after a week kung ano na ang nangyari sa aking dragon plant cuttings. Okay? So please subscribe, like, share, and comments. Bye guys!